Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Janet, manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Diyos, babayan niyo po kami at pananalangin niyo po kami. Amen. Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga rin po, Binibining Cruz. Ngayon, ayusin muna ang iyong upuan. May umiiban ba sa klase? Wala po, ma'am. Ngayon, tayo ay magbalik-aral. Ano ang aralin natin sa nakaraang talakayan? Natalakay po natin ang tungkol sa kontinente ng Asia. Magaling! So, ano-ano ang limang reliyon ng Asia? Silangan Asia, Timog Silangang Asia, Timog Asia, Kanlurang Asia at Hilagang Asia po. Ngayon, magbigay ng mga bansang kabilang sa Asia. Ma'am, Pilipinas, Japan at South Korea. Magaling! Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, suriin ang nasa larawan. Ano-ano ang nakikita mo sa larawan, Queenie? Ano po, ma'am? Mga taong nakabihis ng uniformeng nakadepende sa kanilang profesyon. Magaling! Ngayon, ano-ano naman ang mga profesyon na pinapakita sa larawan? Janet! Ano po? Engineer, caregiver, accountant. Magaling! Ngayon, ano naman ang aspeto ng pagkakaiba nila? Queenie? Pare-pareha, lagi una. Ngayon, ano naman ang pagkakapareha ng aspeto ng kanilang trabaho? Ano po, ma'am? Lahat sila ay may profesyon at lahat sila ay may trabaho. Magaling. Anong aspeto naman sila nagkakaiba, Janet? Ano po, iba-iba po ang kanilang profesyon. Magaling. Ngayon, ano naman ang nakikita niyo sa larawan, Queenie? Ma'am, yan po ay mga bulaklak. Tama! Sa anong aspeto sila nagkakapareho naman, Janet? Ano po, lahat sila ay mga uri ng bulaklak. Lahat sila ay maaaring matagpuan sa hardin. Lahat sila ay maaaring mabango. Magaling! Sa anong aspeto sila nagkakaiba, Queenie? Ma'am, maaaring iba-iba ang tawag sa kanila at maaaring tumutubo sila sa iba't ibang lugar. Ngayon, dadako tayo sa pangatlong larawan. Ano-ano naman ang nakikita niyo sa larawan, Janet? Palaruan po. Magaling! Sa anong aspeto sila nagkakapareho naman, Queenie? Lahat po sila ay matatagpuan sa palaruan. Tama! Sa anong aspeto sila nagkakaiba, Janet? Ano po, iba-iba ang kanilang gamit. Magaling! Ngayon, tungkol saan naman ang ating paksa ngayong umaga, Janet? Mga uri ng anyong lupa at anyong tubig. Magaling! Ngayon, anong magagandang lugar ang napuntahan ninyo? Fini? Ano po, ma'am? Divine Mercy sa El Salvador, sa Lasang, doon po sa Initao, at saka po, ma'am, sa Burias Island. Magaling! Ngayon, ano ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo, Janet? Ang ano po, ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo po ay ang Asia. Magaling! Ngayon, ating tunghayan at ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig na makikita sa Asia. Basahin natin sabay-sabay. Mga anyong lupa sa Asia.
Bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo, matatagpuan sa Asya ang iba't ibang anyong lupa. Magbigay ng halimbawa ng anyong lupa. Queenie? Ano po, ma'am? Kapatagan, bundok at burol. Magaling! Ngayon, basahin mo, Queenie. Bundok at bulubunduki. Ang bundok ay ang anyong lupa na nakaangat mula sa level ng dagat at may taas na umaabot sa mahigit 2,000 talampakan. Ang mahabang hanay ng mga bundok ay tinatawag na bulubundukin. Magaling! Basahin, Janet. Matatagpuan sa Asya ang naglalakihang bulubundukin. Tinakatanyag sa mga ito ang Himalayas na bumabagtas mula Pakistan hanggang Myanmar. Sa bulubunduking ito, matatagpuan ang bundok Everest, ang itinuturing na pinakamataas na bundok sa mundo. Oh, magaling. Ngayon, saan matatagpuan ang Mount Everest? Queenie! Ano po, ma'am? Matatagpuan ang pinakamataas na bundok na tinatawag na Mount Everest sa Nepal. Tama! Ngayon, basahin mo, Janet. Bulkan. Ito ay biyak sa ibabaw ng lupa kung saan dumadaloy ang mainit at tunaw ng mga bato na tinatawag na lava o kung saan nagmumula ang makapal na alikabok sa pagsabog nito. Dahil sa mga pagsabog, daloy ng lava at pagtatapon ng alikabok, karaniwan sa mga bulkan ay nakakabuo ng hugis, balisungsong o hugis apa na bundok. Ngayon, Queenie, magbigay ka ng halimbawa ng bulkan. Ang iba't ibang halimbawa ng bulkan po na matatagpuan sa Pilipinas ay Bulkang Mayon, Bulkang Taal at Bulkang Pinatubo. Magaling! So ang bulkan tulad ng Fuji at Fuji sa Japan at Mayon sa Pilipinas, may iba pang tanyag na bulkan sa Asya. Yun ay ang Krakatoa at Tambora sa Indonesia. Ang ikatatlong anyong lupa ay ang Burol. Ito ay isang nakakaangat na anyong lupa na mas mababa kaysa bundok at karaniwan ay bilugar. Ang rehiyon ng Kangxi sa Timog China ay kilala dahil sa kamangha-mangha nitong mga burol. Ngayon, ang pang-apat na anyong lupa ay ang Kapatagan. Ito ay pantay at malawak na anyong lupa. Karaniwan sa Kapatagan ay malapit sa baybayin. Ang mga kilalang kapatagan sa Asya ay matatagpuan sa kanluran at hilaga ng Siberia. Sila ang baybayin ng China, sila ang baybayin ng Tangway ng Arabia at gitnang bahagi ng Indochina. Tanong. Ngayon, tatanungin ko uli kayo kaugnay sa mga larawan na pinapakita ko kanina. Anong aspeto nagkakapareha ang anyong lupa, Queenie? Ano po, ma'am, si lahat po sila ay makikita sa Asya at lahat po sila ay mga anyong lupa. Magaling. Ngayon, sa anong aspeto naman sila nagkakaiba? Janet?
ano po, iba-iba ang kanilang laki, iba-iba ang kanilang hugis, iba-iba ang kanilang itsura. Tama. Ngayon, dadako na naman tayo sa ating bata tungkol sa anyong tubig na nga siya. Queenie, basahin mo. Mga anyong tubig sa Asya. Ang mundo ay may mahigit na 70% katubigan. Ang kontinente ng Asya ay hindi lamang napapalibutan ng malalawak na karagatan, marami ring anyong tubig na matatagpuan sa looban nito. Ngayon, magbigay ng halimbawa sa anyong tubig ng Asya, Queenie. Ano po, ma'am? Karagatan, ilog, lawa. Magaling. Janet, magbigay ng halimbawa. Tipot, galpo, luok. Magaling. Pakibasa, Queenie. Karagatan at dagat. Ang mga ito ay malawak na katubigang alat. Sa hilaga ng Asya, matatagpuan ang karagatang Artiko. Malaking bahagi ng karagatang Artiko ang permanenteng nagyeyelo. Makikita naman sa silangang Asya ang karagatang Pasipiko, ang pinakamalawak at pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Pagbigay ng halimbawa, Janet. Karagatang Pasipiko. Magaling. Ngayon, dadako na naman tayo sa ikalawang yamang tubig ng Asya. Janet, basahin mo. Ilog, ito ang anyong tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar tulad ng bundok pababa sa lawa o dagat, o kaya ay sumasanib sa iba pang mas malaking ilog. Sa Asya, ang mga kilalang ilog ay ang Ob, Yenisei, at Lena sa Russia. Magaling. Ngayon, magbigay ng halimbawa, Queenie. Ang mga kilalang ilog na matatagpuan sa Pilipinas ay ang Ilog Pasig, Puerto Princesa sa Underground River. Yun lang po, ma. Ngayon, tatanungin ko uli kayo kaugnay sa mga larawan na ipinakita ko kanina. Sa anong aspeto nagkakapareha-pareha ang anyong tubig? Queenie. Lahat sila, ma'am, ay mga anyong tubig. Lahat sila ay makikita sa Asya. Magaling. Sa anong aspeto naman sila nagkakaiba? Janet! Ano po sila? Makikita sila sa iba't ibang lugar. Iba-iba ang kanilang laki. Iba-iba ang kanilang lalim. Tama! Ngayon, palakpakan ang iyong sarili! At ngayon, pupunta naman tayo sa ating pangkatang gawain. Panuto. Unang panuto, hahatiin po kayo sa dalawang pangkat. Pangalawa, bawat pangkat ay bibigyan ko ng Manila paper at marker. Pangatlong panuto, bibigyan ng oras ang bawat pangkat para sagutan ang gawain. Iulat ang mga nagawa sa harapan ng klase. Gawain para sa unang pangkat, anyong lupa, mga positibong gamit ng lupa, mga banta o panganib ng lupa. Tapos, sasagutin nyo ang mga tanong. Ano ang mahalagang papel ang ginampanan ng mga anyong lupa sa pamumuhay ng mga Asyano? Pangalawang tanong,
Anong-anong hamon ang dulot ng anyong lupa sa mga bansa sa Asya? Gawain para sa pangkat 2, anyong tubig. Mga positibong gamit ng tubig at mga banta o panganib. Sasagutin ninyo ang mga tanong. Unang tanong, ano ang mahalagang papel ang ginampanan ng mga anyong tubig sa pamumuhay ng mga Asyano? Pangalawang tanong, ano-anong hamon ang dulot ng anyong tubig sa mga bansa ng Asya? Ngayon, isa-isahin muli ang iba't ibang anyong lupa. Winnie? Ang iba't ibang anyong lupa ay bundok at bulubundukin. Tama. Bulkan, burol, kapatagan, talampas, lambak at lunas ng ilog, interior ng kontinente, baybayin, tangway, isthmus, pulo, kapuluan o archipelago, yun lang po, ma'am. Magaling. Ngayon, isa-isahin muli ang iba't ibang anyong tubig. Janet? Karagatan at dagat, ilog, sawa, hipot, gulpo, at loob. Tama. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang kahalagaan ng anyong lupa sa ating mga Asyano? Pangalawang tanong, ano ang kahalagaan ng anyong tubig sa ating mga Asyano? Pangatlong tanong, paano mo mapapangalagaan ang ating kapaligiran? Four. Pangatlong tanong, paano mo mapapangalagaan ang ating kapaligiran? So, gawain upuan. Sa isang kapat na papel, sagutan ang sumusunod na katanungan. Unang tanong, ito ay hanay ng mga bundok. Pangalawang tanong, ano ang pinakamataas na bundok sa buong mundo? Pangatlong tanong, ang pinatubo, taal at mayon ay mga halimbawa na anong uri ng anyong lupa? Pang-apat na tanong, ito ay kapatagan sa taas ng mundo. Panglimang tanong, ano ang pinakamalaking disyerto sa Asya? Ano ang pinakamalaking disyerto sa Asya? Ika-anim na tanong, ano ang pinakamalaking archipelagic state sa buong mundo? Pang-pitong tanong, ano ang pinakamalaking lawa sa buong mundo? Ika-walong tanong, anong ilog ang nagsilbing lundayan ng sinaunang kabihisnan ng Mesopotamia? Ika-siyam na tanong, anong ilog ang nagsilbing lundayan ng sinaunang kabihisnan ng Indus? Pang-sampung tanong, anong ilog ang nagsilbing lundayan ng sinaunang kabihisnan ng South China? Ipasa ang iyong papel sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Para sa iyong takdang aralin, basahin ang pahina 22 hanggang 23 sa module at tukuyin kung ano-ano ang iba't ibang uri ng vegetation cover ng Asya. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na 'to.